Good day guys! Welcome to another episode of Riding in Tandem with me, Marco, ang resident engineer ng RIT. Sa episode na to, titingnan natin ang 2021 Gazelle Next City Line. Let's go! Pag Russian cars and trucks ang usapan, syempre iba ang dating, pang malakasan, pang gera talaga. Pasalamat tayo na available locally itong Gazelle. Ngayon, first impression ka agad tayo. Sa walk around ko kanina, yung build quality nito, ibang level talaga compared dun sa mga ibang competitors na to sa atin locally. Kaya isa pong magandang option, tingnan natin mabuti ngayon. Umpisa natin sa front, hindi kayo magkakaroon ng visibility issues dito. Tingnan nyo naman yung height, 5'7 ang height ko, sobrang laki ng windshield. Windshield washer niya, built-in sa wiper arm. Talagang pinag-isipan, hindi basta-basta ang paggawa ng sasakyan. Halogen headlights, halogen fog lamps, and massive grills. Maximum airflow papunta sa makina. Good point yan. Speaking of engine, ang makina nito, inline 4 2.8-liter turbocharged diesel engine. Rear-wheel drive to. Ito yung compressors, 1 and number 2. Good point pa to na nasa front ang makina. Lalo na kung gagamitin nyo to for public utility use, hindi mahihirapan ang driver. Plus yung aircon system din natin, hindi mahihirapan kasi yung init ng makina, nasa labas, wala sa puwet, wala sa ilalim ng cabin. Tingnan natin ang side. Unahin natin ang side mirror. Meron siyang defogger. Ito yung isang nagustuhan ko. Glass din tong side na to. So yung driver hindi mahihirapan kasi mabubawasan yung blind spot. Yung pintuan niya, automatic. Ito yung button, pang open and close. Pero pwede rin naman tong i-lock for security purposes kung hindi gagamitin talaga yung sasakyan. Ngayon, ang salamin nito guys, laminated glass. Hindi yan tinted. Pero itong front, clear lang. Sa rear right side, ito ang panalo. Meron tong emergency exit. Buksan natin. Iba yung weight niya. Pagsara, quality, parang ref ang binuksan mo. Yung windows niya, meron tong apat, dalawa per side. Sa rear, simple, pero very visible. Yung taillights niya, vertical. Meron din tong rear fogs. Meron pang rear backup camera and rear sensors. Sa aircon system, hindi nyo kailangan matakot dahil local ang supplier ng aircon unit nito, Sanden. Ang tires, 185-75-16. Dual tire setup ang likod. Front suspension, double wishbone. Sa likod naman, leaf spring siya with stabilizer. Ang brakes, front ventilated disc brakes, yung likod, drum brakes. Wheel wells. Solid ang protection, talagang panggera, hard plastic, harap at likod. Okay guys, interior. Steering wheel, unahin na natin. Very solid. Yung dalawang controls para sa head unit. Ngayon dito tayo sa left side. Sa left side na dito yung headlight controls. Yung storage natin para sa bottle, sobrang laki. So maski 1 liter bottles, kasha dyan. Cage cluster, analog, pero very clear ang details na kailangan natin. So tachometers, temperature, fuel gauge, and speedometer. Head unit, Android with 4 cameras para sa CCTV. Meron tayong dalawang USB ports dito.
aircon analog para sa front. Sa rear naman, ito yung control, Sanden aircon system. Transmission, 5-speed manual. Overall, yung dashboard, solid ang build. Meron pang storage dito, dito, at sa taas ng dashboard. Sa side ng driver, itong may kita. Nandito yung jack natin and simple tools, storage para sa first aid kit. Meron tayong 3000 watt power inverter. Ito naman yung black box para sa recording ng CCTV. Meron na rin tong kasamang Wi-Fi modem. Cockpit area tayo, guys. Upuan ng driver, fabric. Merong dalawang armrest. Magandang option to. Merong guard yung likod ng driver. Sa front, adjustable ang sunshield para sa driver. Merong overhead speaker and lighting. Guys, sa harapan pa lang tayo ha. Kung ako magiging driver, ito ang gusto kong manihuhin. Umaga man, gabi, long drives, panalo to. Meron din tong kasamang jump seat dito. Ito yung apat na CCTV cameras. 1, 2, 3, 4. Flooring nito and sidings, alam na alam nyo, built to last talaga itong sasakyan na to. Meron tong fire extinguisher na kasama kaagad. Kitang kita pagpasok nyo pa lang. Lahat ng upuan, leather seats. Meron din tong kasamang emergency hammer para pambasag ng salamin in case na kailangan for emergencies. 32-inch TV and emergency hatch. Height clearance, 6'2". Tatlo ang stop buttons nito. 1, 2, 3. Guys, very distinct ang handrail. Hindi maliligaw ang kamay mo dito. Kitang kita. At perfect din to sa height ng Pinoy. Meron dito kasamang handrail sa mga taas ng upuan. Lahat ng upuan, merong seatbelt. Ito rin guys yung emergency exit sa rear right side. Verdict tayo guys, hahatiin ko sa dalawang portion. Yung unang portion natin para sa intended purpose ng current setup niya, so for PUV use. For PUV use, for modernization, pasok na pasok at talagang magandang option to para sa mga tao. Bakit? Kasi yung safety and security features niya. Tamang-tama sa atin, air condition pa. Yung pangalawa naman, para sa private use. Nako, nung nakasakay ako dito, yung ideas ko tuloy-tuloy lang. Lalo na yung emergency exit niya sa rear right side. Kasi iniisip ko pag magka-camping, maganda yata ang pwesto ng CR yon. So kung nasa beach kayo, pwede kang dun na pumasok diretso. Palalong panalo. Huling-huli, yung overall fit and finish and quality, yung build quality nitong sasakyan na to. Simulan natin sa tires, sa pang-ilalim, sa engine na ginamit, at sa interior items niya, lahat maganda ang quality. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Abangan na aming video every Friday 8 PM sa aming Facebook page, RIT Riding in Tandem. At syempre, like and subscribe na rin ang aking YouTube channel, Engineer Marco RIT. Goodbye! Ay, hindi ko na-record. Na-record yun.